Hi YouTube! Sunny po. At ngayon, ang i-share ko naman sa inyo yung aking fish pond na nagkaroon ng fish kill. So, bakit nagkaroon ng fish kill? So, ito, panoorin nyo. So, ito po yung aking filter. Ito ay 4 stages filter. So, dito, yung mechanical filter. So yung mga dumi na iiwan dun sa ilalim, and ang lalabas dito yung mga dumi na lang nasa taas. So yung mga dumi na mabibigat nandun sa ilalim, at ang maglipat dito sa stage 2 na filter ay ang mga dumi na nasa taas lang ng tubig. So ito yung stage 2, at ito yung stage 3 na filter. So dito sa stage 2, dito yung mga beneficial bacteria nakatira. And ito yung stage 4 naman. Dito na yung pump. So ayan, so dito na yon na pump yung tubig. Ang balik dito sa mga pond na yan. Yung mga namatay na goldfish, mga 4 na napiraso na goldfish ang namatay. At yung 2, yung mga malalaki na goldfish na inalagaan ko na ng matagal. Mga nasa 4 months ko na inalagaan. Tapos yung 2 na mga maliliit, nabili ko lang sa pet shop nung last week lang. And then, nanghina, namatay na rin. So, sa ngayon, mayroon pa doong 2 na naman na mga maliliit na nanghihina. So, hindi ko alam kung makarecover pa yun o matuluyan ng mamatay. So, bakit namatay sila? Kasi, noong last Sunday, yung ginawa ko, naglinis ako ng biological filter ko. Yan. So, naglinis ako ng biological filter. Ang stage 2, ito. Stage 2, ito ang nililinisan ko. Tinanggal ko yung mga bato. Ito. Yan, tinanggal ko, nililinisan ko. Kasi marami ng dumi. And, nagdagdag ako ng tubig from directly sa faucet. So, chlorinated water yun. So, yun siguro ang dahilan bakit nanghihina yung mga goldfish. Pero sa mga cichlid, medyo kaya-kaya lang ng cichlid ang water changes ko na ginawa. Pero yung 4 na mga goldfish, ang mga goldfish ko ngayon ay yun ang nanghihina. So ito malinis na. So, iniisip ko maglagay naman ako ulit nito. Pero para ma-solve ko ang problem sa ngayon, bumili ako ng beneficial bacteria at ipakita ko sa inyo. So ito yung concentrated nitrifying bacteria na binili ko sa pet shop. Ito siya. Yan, 280 ml. So para mabilis ang ka-recover yung mga goldfish, nagbili ako nito. Tingnan natin kung maganda ang ano nito, effect sa mga goldfish saka sa tubig. So ayan, ang feature nito, ayan, nakalagay, it contains live bacteria such as Rhodopsiodomanads and Rhodopsipinillium. It contains protein and various vitamins for nurturing and brightening fishes. It can come into effect in both aerobic and anaerobic environment and won't degrade the oxygen contents in the water. It contains polyphenol erythritol, Heline and
urethermal bacteria, which are suitable for freshwater and seawater tank shown above 10 degrees Celsius. So, above 10 degrees Celsius, beneficial yun daw yung bacteria. So, minsan yung temperature ng tubig ko ay nasa 27 to 32 pag summer. Pag ganito malamig, nasa 27 degrees Celsius. So, yan. So, ito ang usage nito, nasa 20 ml per 200 liters. So, 200 liters, isang galon, isang drum. So, 20 ml sa isang drum na tubig. So, ngayon ito, lagay na natin doon, i-apply natin doon sa mga fish tank ko, and tingnan natin. Pero bago pala yon, mag water test muna tayo. So, ayan ang goldfish, kung mapansin nyo, medyo nanghihina siya. Ayan siya. So, yung dalawa na ganyan kalaki, yun, namatay na. At yung mga maliliit, nandoon yung dalawa. Nandoon, nanghihina na rin yung dalawa. So, hindi ko alam kung makasurvive pa yun. So, kaya natin treat ito ng nitrifying bacteria. Pero bago yan, muna mag-ammonia test muna tayo. So, nung kaninang umaga, nagkaroon ako ng ammonia test, and ito na yung result. So, kaninang umaga to na test result. Ayan. So, kung tingnan nyo, nasa 0 ppm. Ayan. So, kanina to, mga matagal na, mga ilang oras na to. So, nasa 0 ppm ang ammonia level natin. Pero, nagkatataka ko lang, bakit nanghihina yung mga goldfish. So, ngayon, mag-test ulit tayo ng panibago. So, magkuha ako ng sample na tubig. Yan, nasa 5 ml. Okay, and then, taka natin ang itong test kit. So, ito number 2. Itong una, number 1. Ayan. So, ito unahin natin. Nakalagay dito, 8 drops. So, lagyan natin 8 drops. Ayan, 8 drops. And then pa natin, then i-shake muna natin ng mabuti. So after natin ma-shake, tataka naman natin yung number 2 na solution. Ito naman yung number 2 na solution. So add din tayo ng another 8 drops din. Ayan, 8 drops. Then, takpan natin. Then, shake natin. And, siguro mga kala doon, nakalagay doon mga 5 minutes, check natin ulit ang ammonia level. So, hayaan muna natin ito ng 5 minutes. And after 5 minutes, check natin. After 5 minutes, i-check na natin itong result ng ammonia test natin sa tubig ng mga tangko. So, ito, kita ko sa inyo. So, ayan, ang test result niya. So, ang kulay niya ay somewhere nasa 0.2.5 ang nitrate niya. Ayan. So, meron talagang nitrate na kaunti. Ammonia. Meron talagang ammonia na kaunti na nasa 0.25 milligram per liter. So, yun siguro ang cause bakit nanghihina to yung mga goldfish ko. At yung iba namatay na. So, ngayon, maglagay tayo ng beneficial bacteria.
para tingnan natin kung makarecover pa yung mga goldfish. Ito na yung concentrated nitrifying bacteria. Ngayon tingnan natin. Buksan natin at tingnan natin kung anong sa loob nito. Ang sa loob niya may itong measuring cup. Yan, merong gauge 20 ml. Ito. Yan. So, ito 20 ml. And tingnan natin kung anong pang sa loob nito. So, dito merong English. Ayan, may English. Dito, ayan, concentrated nitrifying bacteria. And puro Chinese. Hindi natin maintindihan kung anong nakasulat dito sa likod. Chinese. Ayan. May nakalagay English. Ayan, English. And dito, ang instruction niya, nakalagay din English. Kaya lang maliliit. Maliit masyado. So, ngayon, try na natin to sa tank. Bago natin to ilagay sa filter ko, sa biological filter at sa mga tank na to, itingnan muna natin, no, ang laman niya kung ano. Take well muna bago gamitin. Take muna natin ng ayos sa natin. So amuyin ko muna kung anong amoy ito. Amoy niya ano, parang amoy kanal na merong chemical. Turn cup. Kuha tayo ng 20 ml. So, ito yung itsura niya, no? Kulay parang grapes. Tip natin ulit. So, yun, amoy niya. Amoy kanal. So, yan, so itong ano na to, 20 ml na to, pwede na to sa 1 gram. So ngayon, ilagay muna natin to sa 1 gram na dechlorinated water sa stock. Ang drum, no, na lagyan natin ng nitrifying bacteria. So ito, aged water na ito. Yan, matagal na ito, mga nasa 3 to 4 days na ito na tubig. Aged water. So ngayon, lalagay natin dito. Para dito kasi ako kumukuha ng mga tubig sa mga tank ko nilalagay, mga gapi. And dito din ako kumukuha sa doon sa pan ko nilalagay. So ngayon ito, salin natin dito, 20 ml. Ayan. Then hayaan natin dito mga 3 days din bago natin to gagamitin ulit para yung mga nitrifying bacteria mag multiply pa sila dyan. Yan, so yan ang laman niya. Yan, 20 ml. So, nasa 20 ml, ayan. So, laman niya yung kulay, ano no, parang reddish siya. Na mayroong mga maliliit na sapal-sapal. So, lagay muna natin to sa, dito sa biological filter ko. Ang baho. Amoy kanal. So, amoy kanal pala siya. Dito, lagay muna natin dito. Ayan. Ayan, dito sa mga biological balls. Ayan. And then, maglagay din tayo sa every tank. Ayan. Lagyan natin every tank. Kasi yung every tank na to, mga nasa one, ano din yan. Isang drum din yan ang laman. Ayan. So, ang laman niya pala parang ano, mabaho. Parang kanal ang laman niya. So 20 ml, ito lagay natin to sa mga goldfish. Kaiba yung amoy.
parang nasa kanal galing yung amoy. So dito yung goldfish. So lagay natin dito. Ayan. Kung mayroon kayong mga question o suggestion, i-comment nila po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na magandang araw sa inyo.